Alright guys, welcome back to my blog. Ang video for today is regarding sa Android na TV box, which is, for example, ordinary lang yung TV nyo, then pwede kayo mag-stream doon, parang ginawa nyo Android TV yung PC nyo. So, pwede rin kayo mag-store doon ng mga videos, and pwede kayo mag-play ng multimedia, anything. Like, for example, Android na, ano siya, Android talaga siya, na pwede kayo mag-download sa Google Play Store and other applications. So, yun, i-unbox natin, then i-re-review din natin yung box. So, wait lang guys. So, ito yan guys, sinasabi ko na TV box, which is MXQ Pro 5G. Ayan, 4K daw siya, HD. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung laman niya. 2160 yung maximum resolution na nakalagay. So, ito yung mismong box. Then, tingnan na pa natin yung power niya. Ito, nilabas ko na yan dahil naganap ako ng adapter. Kasama niya ay siyempre, importante, HDMI. Then, dahil mo. Then, next is, ano to? Yung user manual. So, yun guys, pause ko muna. So, kakabit ko lang muna to para at least matesting natin. Alright guys, so, ilalabas ko lang muna to. Papakita ko lang muna yung itsura and kung anong mga available ports ng TV box. So, ito si MXQ Pro 4K siya na HD na video, then 5G sa wireless connection. So, kung makikita nyo, meron siyang memory card slot. Eto, wait lang, hirap ng isang kamay eh. Ito. Then, meron siyang apat na USB port. 1, 2, 3. Then, ito pang apat. So, meron din siyang, ano to, hindi masyado mabasa. SPDIF, ito pala. Then, audio video, which is yung kagaya sa TV Plus. Yung yellow, red, tsaka white, which is yung RCA na connector. Then, HDMI, syempre, importante dahil HD nga siya. LAN port for the internet, then yung power, which is na 5 volts. So, yun. Ito yung MAC address niya. So, itong, ano, box na to is, ang internal storage nito is 64 GB. So, to guys, yan. Nakakabit na yung LAN and yung HDMI going to TV. So, ito yung interface niya. So, yan. Makikita nyo, meron siyang YouTube, Facebook, then pwede kayo mag-download ng Netflix, eh, anything na application. Okay? Ano? Ah, ito mo. Pero pwede naman ano, diba? Gamitan mo pa ng mouse. Sige. Lalabas muna ako, baba, kasi may biglang kailangan din. Yan nga.
So, ito guys, ito yung remote nya. So, first is, tingnan muna natin yung, yan, application na naka-install sa kanya. Yan, kung may kita nyo, Google Chrome na browser, download syempre kung nag-download ka internally, Facebook, File Manager, mga common Netflix, lalo siya Netflix, Music, Kodi, yung mga ibang application dyan, yung live streaming, like for example, kung gusto nyo ng cable na channels, yan, Skype, so, wala na, Twitter, then YouTube. So, pwede pa tayo mag-download dyan. Download na lang siguro tayo muna ng punta mo tayo Play Store. So, maglalagin pa ako. So, wait lang guys ha. So, yan na guys. Ito na po. Nakalagin na ako. Medyo matagal lang. Hirap kasi kaya remote lang. So, kung may kita nyo, pwede na kayo mag-download. So, try natin yung ibang application. Ano ba itong Kodi na ito? Cool, ganda na itsura. No, kaya yan. So, hintay lang natin mag-boot yan. Hindi ko alam kung para saan yung application na yan. Nag-crash siya. So, guys, download ko lang muna kasi wala na pala naka-install na application dito para sa live streaming ng cable TV. So, isa to yung mga application na for Android is LiveNet TV. Then, marami pa. Like, for example, is Hulu TV, then MX Player, then Jio TV, mga ganun, blah, blah, blah. So, hintayin na natin matapos to, then try natin. So, pwede pa naman kayo mag-download na ibang application kung gusto nyo testing yung iba. Kasi yung ibang application is pangitong yung streaming server nila. Medyo mabagal. And then, iba kasi hindi nila nakuha lahat. So, pwede naman kayo mag-search kung anong gusto nyo. So, wait lang guys ha. So, ito guys, pakita ko lang channel. Yan, kagaya nyan. Cinema One, Cartoon Network, Nickelodeon, HBO, Bloomberg, History Channel. Ano pa ba? Yan, so ito yung mga cable TV na live stream. Yan, may DepEd nga rin yun eh. Bloomberg, Cartoon Network, Nickelodeon, DreamWorks, Animax, mga yung channel na yun, cable channel. So, yan guys, nakapag-stream na tayo ngayon. Kung makikita nyo, ito yung mga channel. Yan, para makita nyo yung channel, just press OK. Yung sa remote. Lipat natin. So, yan. Nga pala, remind ko lang, no? Kung mabagal internet nyo, mabagal din yung stream nyo. Magbabaker yan. Cartoon Network HD. So, yan. So, napag-stream tayo ng cable TV dito. Nag-stream tayo kung makakonect tayo sa streaming server ng application. So, ngayon guys, so nakita nyo kanina, nag-stream yung cable TV na channel, yung streaming tayo kanina. So, ngayon, maglalagay tayo ng USB flash drive para ipi-play natin yung mga media file dito. So, search natin. Ang hirap na isang kamay lang ah. So, yan. Ngayon, balik tayo doon. Sa My Apps.
then file manager, ito USB drive, then tayo muna sa movies. Tingnan natin example itong Mulan. So hindi ko na patatagal yung pagplay ng movies kasi baka makapiray tayo, so sa Netflix na application. So, magpiplay lang ako ng movies dito or series. So, pakita ko lang ito ay sa Netflix na. Medyo nahirapan lang ako sa remote. So, yan guys. So, basic pa lang yung pinakita ko. Syempre, meron pa siyang ibang ano. Like, for example, sa Netflix, pwede ka mag-download dyan dahil may internal storage yan. And, ang importante lang kasi sa akin is yung makakapag-play ng media. For example, kung manonood yung mga bata. Yun, yung mga pambatang movies. Like, for example, yan. Disney never movies, like for example yan, Frozen, blah blah blah. So yon, ang number one na kagandahan syempre is yung live streaming sa mga cable na channel. So ang kagandahan nito sa box na to, syempre internet na kailangan mo at least makapag live stream ka. Pero take note, kailangan medyo mabilis yung internet nyo kasi kung mabagal, magbabuffering din yan. So I hope na gusto nyo yung review dito sa video na to. Regarding doon sa TV box na pinakita natin kanina. So, note ko na nga pala, yung TV box na to is, syempre, magkukuha yan ng internet. So, kailangan maganda yung internet nyo. Kung ayaw nyo mag-buffering yung streaming. Dalawang beses na yan! Yun yung number one doon na. Kailangan at least mataas yung internet nyo. At least, kung fiber naman kayo, kahit pa paano, malilas yung ano niya, pag-buffer niya dahil compare sa copper. So, kung nagustuhan niyo yung video ng review regarding sa box na yun, like lang po kayo and then comment na rin po kayo sa baba and then click the subscribe button and click the notification bell. So, thank you.